Kumusta mga kainang? So, nandito na naman tayo sa ating pangalawang session sa ating welding symbols interpretation. Ang huli natin pinag-usapan ay tungkol sa other side, saka arrow side, di ba? Na-discuss na natin yan. I-discuss natin ngayon ay tungkol sa both side at saka itong far. Sabihin, if a R at saka itong linya na ito na pahaba. So, ang ibig sabihin niya itong R, yan yung root opening, deep of filling for plug and slot weld. Tapos itong A, symbol na yan ay para sa group. Yan yung group angle, included angle, countersink for plug weld. Tapos ito namang linyang ito, ito yung contour symbol. So mamaya papaliwanag natin yan. Tapos yung F naman ay finish symbol. Okay? Unahin natin mga kainang yung both side. Katulad ng sample natin nung nakaraan, Field Weld o Field Weld, ang symbol natin ay meron tayong other side. Pag ito ay arrow side. Pag nilipat natin sa kabila ay other side. Ngayon, pagkaparehas po yan mga kahinang na meron, yan po ang tinatawag dito na both side. So, tapos na tayo dito. Both side, sabihin parehas na may hihinangin ka sa arrow side at saka sa other side. So magiging hinang natin, paras natin hihinahin sa kabilaan. So yan lang po kadali, no, yung ating both side. Explain ko sa inyo muna itong pilog na ito, no, ibig sabihin ng pilog na yan. Halimbawa nakakita kayo, let's say T-joint, no, mga kahinang, again T-joint. Kapag ang symbol, halimbawa kahit isa lang, tapos may symbol dito, dalawa lang ang ibig sabihin niya, no. Either plate ito, kahit square tube o pipe. Bakit? Ang ibig sabihin niya mga kahina, ito ay weld all around. Weld all around. Ang ibig sabihin niya. So, ipapakita ko sa inyo. Let's say, sabihin na natin ito ay plate. So, lagay natin sa top view. Ito yung pipe. Ito yung plate. Diba? So, pag hininang po natin yan, pag hininang po natin yan, hininahin natin ng paikot. Kaya, meron siyang weld all around. Baguhin natin, sabihin natin na yan ay square tube pa din mga kahinang, no? Webuildingin natin dito. Paano naman kung halimbawa ay plates? Paano kung plates yan? Paano maging weld all around yan, no? Hindi necessary mga kahinang na both side, ha? Basta merong weld all around, kahit isang symbol lang, ibig sabihin kabuuan na yan, ha? Sabihin na natin plates sa plate, di ba? Let's say T-joint plate. Kung titingnan natin sa top view, so, ganyan yan, di ba? At i-weldingan po natin dito, mga kahinang. Ayan, hanggang dito, paikot. Di ba? Kasi minsan, tinatak lang natin yan eh. Kasi natin tatak, sa gilid. Di ba? Tak natin limbawa dyan. O kaysa sa sentro. Kaya ba, dyan. Pero i-welding natin na maayos, paikot. Okay? Kasi yun ang sinasabi dito. Weld all around. Kung minsan naman may tendency rin, tapos meron kang ang inilagay dito na plate, mahaba, mas mahaba yung sa ibabaw. Pag binilding po natin yan, hanggang dito, paikot yan sa kabila. Parang ganito ang mangyayari dyan. Tapos ito yung plate sa baba. So pag welding mo dito, so pag binilding natin yan, hanggang dito. Ayan, sa ilalim, di ba? Dito. Dito yan sa ilalim. Nag-weld ka rito, hanggang sa ilalim, dugtong yan, pakabila. So, well, all around pa rin yan, no? Mga kainang, kahit sabihin natin plate sa plate, pag may nakalagay ng ganun, hanggang doon sa ilalim, tutugtungin mo yon. Yun na yun, tapos na tayo sa well all around. Anong ibig sabihin itong plug, no? Nasa plug tayo, ibig sabihin dyan ay field weld. Field weld. Ang ibig sabihin dyan, mga kainang, pagka field weld, sa labas po natin biniwelding yan. Hindi na sa loob ng workshop. Ibig sabihin, sa labas na, o sa field, di ba? Pagka nagpa-pipe laying, ganyan. So, kailangan sa field yan gagawain. Okay, mga kainang? So, ibig sabihin, yan po ang ibig sabihin na field wheel. Mayroon tayong nakikitang plug. Ngayon, mga kainang, halimbawa, ito ay butt joint, no? Mga kainang, kung matatandaan nyo yung butt joint. Tapos, ang butt joint, kadalasan ginagamit natin sa kung siya ay makapal, so kailangan natin ng i-group. Kung kailangan natin ng penetration. Ang sabi dito, sa R, root opening. Kayang drawing na yan mga kahinang, ini-interpret natin. Tandaan po natin na pag ini-interpret tayo mga kahinang, uunahin natin yung
symbol na nakadikit dyan sa reference line. Ito ang sample natin, mga kahinang, para mapaliwanag natin itong lugar na to, no? Itong apat na symbol na to. So kapag R is root opening, nagbigay tayo ng butt joint. Ang ginamit natin na ano ay big rope. Natandaan niyo yung nakaraan nating session, meron tayong doong mga weld symbol. So ang weld symbol natin ay big rope. Pag nakakita kayo ng number sa loob, yan po yung R, root opening. Yan po ang ibig sabihin ng R. Pangalawa, nakakita kayo ng ganyan, ang ibig sabihin po niyan ay included ingot. Ano ang included ingot? Andito tayo sa A. Okay, A, ang pinagsama dyan, group ingot, included ingot, at saka countersink for plug and weld. Ang sabi kasi, B group, di ba? B group yan. Wala na yung countersink na yan, matik na yan, wala na, no? Kasi naka-B group na tayo. Ngayon, sabi, included ingot is 60 degrees. So, paano natin i-prepare yan? Pre-prepare muna natin. Meron tayong butt joint. Tapos sabi niya ron, big rope, diba mga kahinang? Ayan, big rope. Big rope yan, no? Tapos, ang sabi sa root opening ay 3mm. Lagyan natin dito. Kung kumbaga sa ano, kung ito drawing natin, hingan muna tayo ng drawing. Kapag ka na-interview kayo, ano ibig sabihin yan? So, ganito gagawin nyo, no? Mga kahinang. Ito yung plano. Paano gagawin? Yung symbol na yon, ito yung plano natin. So, lagyan natin dito, 3mm. Diba? Kasi sabi doon, 3. So, sabi doon, root opening, diba, mga kahinang? Ngayon, sabi dito, 60 degrees, included angle. So, ang gagawin natin, mga kahinang, ating lalagyan ng included angle, 60 degrees. Ay, kung gusto nyo maintindihan kung ano yung group angle, dahil dalawang plates yan, diba? 1 and 2. Para maging 60 yan, tatabasin mo ng take 30. 30-30 yan. So, 30 degree. Yan, 30 degrees na, di ba? Nakuha na natin. Yung sinasabi dito sa A, na group angle, included angle, yun yung kabuuan. Na-prepare na natin yan, di ba mga kahinang? Na-prepare na natin siya. Ang sunod dyan na symbol ay itong contour finish, di ba? Itong pahabang linya na to, pa ganyan. So, contour finish yan. Ngayon, tapos natin mag-prepare. I-welding na natin. Ito na yung na-prepare mo. So, tinakma natin kung ano man ang sinabi na paraan ng pag-weld, si instructor na o si supervisor na magsabi kung anong gagawin nyo. So, naitakma natin, na-prepare na, na-grind nyo na to. O kaya pre-build yan, di ba? Hindi masasabi kung yan ay build na o kaya ang mismo mag-build. So, inihinang na natin, di ba? Pag sinabi natin contour finish, anong nakalagay dito? Anong nakalagay dito? Itong baliko na to nakaharap sa number, ibig sabihin dyan mga kahinang, kasi ang contour finish ay tatlo. Contour finish ay 1 ay flush finish, 2 ay convex, 3 ay concave. So ang simple yung dalawang yan, itong flush ay diretso, itong convex ay convex. Itong concave ay concave. Yan. Paganyan, no? Pabaliktad. Kapag nakakita kayo nito, ng baliko niya ay nakaharap sa number, yan po ay convex. Kapag ka nakaharap naman yan, o nakatalikod, nakaganito, yan po ay concave. Sample natin ay convex. After mag-welding ka. So, ang ibig sabihin dyan mga kainang, ang iyong final na welding or cupping or finish weld o ang tawag nila minsan ay cosmetic weld, dapat ay naka-convex. So, tandaan lang po natin na ang maximum po dyan, mga kahinang, ay 3mm. Ang maximum na convexity o yung umbok sa ating hinang. O anong size ng electrode na ginamit nyo, kadalasan yun ang ating sinusunod. So, nakuha na natin, no? Anong ibig sabihin nitong C? Ay, nandito na tayo sa F. Kasi tapos na tayo dito sa contour finish, yung mahabang guhit na yan. So, nasa F na tayo. Yung F na yan ay finish symbol. Ano ba yung finish symbol? Ang finish symbol ay ito. Nakalagay dito ay C. Ang finish symbol ay meron siyang M, 2, C, 3 ay G.
Ano ibig sabihin ng M? Machining. C ay chipping. O yung ating chipping hammer na panglinis natin, no? Tinitik-tik natin yung ating mga slug. G ay grinding. Kapag C nakalagay dyan, ang ibig sabihin dyan ay sinichip lang natin. Kasi ang nakalagay dun C. Madalas sa training natin naman eh, pagka tayo nagtitraining, pagkatapos mag-weld, sinichip natin at saka binabrush. Pero wag na wag kayong mag-chip mga kahinang na para kayo ay isang karpintero. Pagka kayo nag-chip ng slug, apit dahan-dahan. Wag ho magkaroon ng marka yung inyong chipping hammer doon sa metal ninyo. Hindi po yun maganda. Lalo na pag kayo nag-thread test, dapat dahan-dahan. Pag natuklap, brush. Pakintabi ng mabuti na walang matirang slug at hindi wala nakasingit na mga slug na maliit. Dapat brush. Yan po ang ibig sabihin dyan. Yung mga bagay na yan po pwedeng magsama-sama sa isang drawing. So na-explain na natin yung field weld, yung weld all around. Ang pag-uusapan natin sa susunod mga kahinang, kung mayroon mang hindi maintindihan mga kahinang, pwede ninyo akong i-message sa aking messenger. Magtanong lang kayo, magkomento kayo, at ibibigay ko sa inyo yung aking messenger. Pagka, tandaan lang po natin mga kahinang ha, pagka ito'y bevel, ibig sabihin rod opening yan. Kapag ang symbol kasi na nagbubutas ka, halimbawa ito plate, tapos maglagay ka ng isang plate, pero hindi mo pwedeng weldingin dyan, kailangan magdikit yung dalawa, so pwede ka dyan magbubutas, tapos weldingin mo sa loob. So yan yung ibig sabihin dito, dip off by a peeling for plug and slot weld. Okay mga kahinang, dyan sa loob. So hanggang dito na lang mga kahinang, sana may nakukuha kayo, natutunan kayo sa ating pangalawang session. Sa sunod, session 3 natin, pag-usapan natin ay tungkol dito sa L and V and S and E. Yan po ang susunod natin na ipapaliwanag sa inyo kung ano ibig sabihin dyan. So hanggang dito na lang mga kahinang. Well said.